Welcome back, Momo X Combo pa rin. We play Bukovel Minor 2020. Shout kay Rain. Pakita ka, hoy! Baka makabawi. Alam, matik na yun eh. Sisigaw, hindi ko muna sinunod yung headset ko. So, ayun na nga. Game number 2. Nauna na yung signal. One game ahead over Neon. Pero game number 2, kaya pa na bumawi ni Neon to force game number 3. Ito yung isa sa strategies nila na tumalo rin sa signal. Ah. Yung gumamit rin sila ng Draw Ranger kahapon. Nando Draw. Hindi. Ano yan? Scam. Ask ko. I mean, yeah. Ah. Pero yun nga, maganda yung naging decision making ni Nando last game na nag-DR siya, high risk, high reward. Dahil nga meron ng 36% status resist. Status resistance. Itong si Japoy. Parang wala nga lang. Kinakalmit siya ng OD, parang wala lang eh. Niisip siguro ni James, tunay pa itong papalo ko. walang damage yung Arcane Bolt, ay Arcane Orb. Pero yun nga, kaya naging napaganda pa para sa kanila. Signal naman, kumuha sila dito ng Ogre Magi na ang gumagamit niyan si Van. So, nakita ko rin kanina na yung Elder Titan, binan rin nila pero nagbago na yung isip nila kasi mas maraming magagawa yung Centaur. So, mas tinanggal nila yung Centaur kaysa sila yung nag-LC. Kinuha na rin, siguro yung LC deny pick na rin eh. Nakita rin nila kahapon. Ipipick din sana, ipipick yun ang signal, sure ako. Pero ayun nga, deny pick sabi niya rin. Eh, yung third game nila. Third game nila. Ba't yung nagpapakita sa rin, malapit siya sa monitor kaya wala siya rito. Nakadikit yung mukha niya sa monitor. Eh. PWD, ayaw pa kumuha ng ano. Kasi gusto niya rin mag-drive. Ang inaano ko lang dito sa Neon, sa kanya na, puro single target. Yung heroes nila. Yung AOE lang nila is yung Veno at yung Eldar. Lang. Hindi pa ako nagkakabulutong, no? Oh, hindi pa. Kaya nga, takot ako. Ako rin, hindi pa ako nagkakabulutong. We are clean. Sabi nga, mas mahirap daw eh. Pag mas matanda ka na nagkabulutong. Siyempre, ban yung pack. Ayoko na. Mas maganda pag kakampi mo, may magaling na pack. Siya gumana. Tsaka kasi nahihirapan yung Signal Ultra. Dahil mahilig silang kumuha ng hero sa walang sure na lockdown. Ayan, perfect example. Ano lockdown mo? Echo Stomp? Ogre Magi lang yung Fire Blast. Fire Blast. Tapos mamagnating ngayon ng ano, Earth Splitter. Radiant Team Band. Oh, Magnator. Magnus Smith. PA. Hello. Tsaka mo, yun nga, maganda dito. Marami pang melee carry heroes. Jug. May life stealer pa. Life stealer. 10 seconds remaining. Kaya yan, medyo sa tingin ko mapapaisip dyan yung Neon Esports eh. 5 seconds remaining. Kasi kung tutuusin, ang nipis nila eh. Sobra. Manipis sila yung draw, pag nag-crit yung, ano, yung dagger, pag, ano, yung pag kumuha sila ng PA, ah. Tsaka may blink strike yung ano eh. Yung PA. So, yung isa rin sa mga kailangan din talaga dito ng Signal Ultra is yung magko-close nung gap dun sa Draw Ranger tsaka dun sa Vengeful Spirit dahil nga meron yung swap, may save. PA na lang tinanggal nila. Kasi yung LS, kaya mo pa siyang kontrolin eh. Pero ito, magbibilingkang ka lang yan. Oh, mas madaling ma-ikite yung ano, Life Stealer kaysa sa ano sa PA. Tsaka yung PA kasi, again, ulitin ko, may dagger yan, may slow, nagpo-proc dun yung crit dun, yung Coup de Grace niya. Tapos meron din blink strike. So, mas madali talaga ano, maklose yung gap na sa draw. Kailangan ng draw pa ng pike. Kung may ganun, di ba? Kumbaga yung, kahit na yun naman talaga yung kinukuha nila na item selection, magbabago pa rin. Kaya, life stealer. Doon lang naman yun eh, mamimili lang sila. Kung makuha nila yung PA, di PA si Nando. Pag hindi, life stealer siya. Pero mas madali sana kung makuha nga nila PA. Pero still, yeah, ayun pa rin yung ano, ayun nga yung strat eh. Kumbaga, dito pa lang sa draft, nakikita nila. Kaya maganda rin yung tinanggal nila. Nag-ban na sila ng OD. Dahil yung Magnus kasi, kung
kung tutuusin kasi, yung Magnus, pag nilagay mo sa mid lane, mura lang naman talaga para sa kanya yung aga ni Mse. Madali mo lang siya makukuha. Ba't ka, Paul, matulog? Kaya na 17. Hindi, hindi. Laso. Ba't ka natutulog dito? Hindi ako tulog. Pagod lang, pagod. Pero kung kahit na nasa mid lane ka, syempre, kailangan mo pa rin maipanalo yung lane and mahihirapan yung Magnus kung yung katapat niya, OD. Yan, Neon. Kailangan nila dito ng pangmalakasan na hero. Ah, mid laner. Ano ba mga pwedeng yung mid lane? DK. Wait. Okay, sige. Okay lang din yung DK kasi magpa-farman lang sila sa mid. Oh, mababa yung kill potential. Analis ko may ano, umasi mo, may na-skewer, tapos may plus one na, ano, na ogre. Tsaka okay rin yung Dragonite dahil nga bukod sa kailangan mo, kailangan padalawan ng hero sa Signal Ultra or kailangan mapilitan yung Signal Ultra na mag-devote ng heroes doon before sila makakuha ng kill. After niya naman mag-level 6, magpapaunahan lang sila ni James kung sino yung mauna mag-level 6, magro-rotate. Pero ang pinagkaiba nila, si James C, meron siyang kill potential. Pero si Japoy, may kill potential na siya plus 1, meron pa silang tower. Mm. Pwedeng-pwede sila kumuha ng objectives after. Tsaka ang ganda ng set ni James, oh. Saka na-hold. Wala nang item yun. Pero ang ganda ng set niya eh. Oh, ang ganda ng set niya. Wala, Mali. Wala nang aura yung draw. Ang aura na lang yung sabi. Bench na lang. Multishot na yung third skill ng draw. Oo, sabagay. Marksmanship, no? Si Raul at si Jackie. Ha? Oo nga, sa level 6 pa nga. Pero kasi iba yung ano, first skill mo agad, yung third skill niya nun. Iba eh. Sobrang, nung precision. Kaya nga ginagawa nila, di ba, nakapag-invo mid nga na madali. Even yung pack, yung co-op. Basta sobrang ahead mo na pag may aura ka kaagad. Pero ito na nga, ladies and gents, game number 2. Signal Ultra versus Neon Esports. Pakilala ko, nasa Neon si... Try harder. Ano ba yan? Si Treyarch sa Vengeful Spirit, si Rafi sa kanyang Legion Commander, RR para sa kanyang Undying, Japoy sa kanyang Dragonite, at si Skem naman para sa kanyang Draw Ranger. And for Signal, we have James sa kanyang Magnus, Nando and the Lifestealer, Ares for the Venno, Grimm sa kanyang Elder Titan, and Core na Ogre Magi ni Van. So ginagawa na yung mga ano yan, mga support. Kung mag-Venno, hindi bibili ng boots, nandun lang siya sa triangle area, pagdating ng 5 minutes or so, pag naka-mech, pupush na kaagad sila sa tier 1 tower. Pero iba maglaro si, ano eh? Si Ares. Si Ares ng Venno. Ng Venno. Sila Bok, nakikita nyo ganyan. Ganyan yung playstyle. Si Boombox yung din. Binibigyan nila. Pero si Ares, ang ginagawa niya, talagang kinokontrol niya yung lane. Ayaw niya mag-farm. Depende rin naman yan sa strat niya. Sige, magkulitan ka. Lugi pag ayun yung humampas eh. Yung iti. Oh, oh. Lalo pag ano, nadaan yung astral spirit sa nakastack na, no? Nakripoy. Naku, wala sila makukuha ata sa taas. Wala sila makukuha. Bottom yung kailangan nila asaan, which is makukuha nga rin nila. Oh, tatlo. Ang gulo kasi nung dalawa. Hindi magkaintindihan. Hindi ko alam eh. Hindi magkaintindihan si Nando tsaka si Grimms eh. Ginawa niya, iniikot niya pa dun. Ang laki nung ikot ni Grimms to eh. Nakita niya kasi na pupunta sa kanya yung draw, pati yung Vengeful Spirit. Kaya bumana na yun. Si Arar sobrang bliss eh. Yan, three bounty runes para sa Neon Esports. Laning phase natin, magpapalit yung mga yan, for sure. Kasi syempre, mas gugustuhin ng Signal Ultra, yung matchup na Ogre Magi plus Venomancer. Pero yung Venom hindi naman agad, ayun, nagtipi na. Inantay niya muna makapunta dun si Nando sa bottom lane. Sakit ng singaw ng dila ka, buwisit. Uy, okay, ignite. Let's go. First skill ignite. Harassment lang. Samantalang Nando versus dito kaya, no? Kaya, Rappi. Lugi ka dyan. Lugi ka dyan. Level 2 yun. May third skill yun. May passive yun na lifesteal. Tagal-tagal nung nilakad mo, tapos sasabayan mo yung level 2. Tapos may press di attack pa. Baka hindi mag-proc. Hindi ako niniwala, hindi magpo-proc yung sa apat na balo.
Arthras siya eh. Oh, sakit to. Ganyan. Sakit to. Tama mga hapasa naman niya si Grimto. Sarap. Binigay nga ka dito kay Grimto yung last hit. Pwede pa. Time mo, bebe. Ikaw pa kamatay na yan si Toots. Grabe. Ang hirap ng 80 sa ano. Kasi nga sayang nga siya sa bat. Pero ito lang kayo mag-reklikan na naman. Oh. Sige, oh, oh, papalo. Pa-lifesteal konti. Pero ang nakakatawa dun ha, talagang hinantay mo na siya ni Arar na umampas dun sa ribbon. Para sure na hindi niya nahahabulin ulit. Sige, lapay ko. Di ba nagpuprok lagi? Kaya balik tayo sa top lane. Naging ano, dual lane na lang dito sa signal. Nahirapan si Nando sa bottom. Kaya napilitan siya mag-rotate dun. Lumamang right clickan sa LC. Tsaka magagap sila sa level. No, ito yun kasi pa. Yung Drow Ranger after naman yan, iiwanan niya na yung lane niya. Kapag nakuha niya na yung level 6 niya, pwede niyang ibigay na lang yun sa supports niya. Kahit yung Dragonite, ganun din. Eh yung Magnus, dahil nga kailangan niyang bumili ng Aghanim Scepter. Kahit na mag-rotate yan sa ibang lanes, kung after niya makuha yung level 6 niya, kailangan niya pa rin bumalik dun eh. Kailangan niya pa rin bumalik sa main para mag-farm. Hindi mo kaya binibate niya yung courier eh, kaso may astral spirit. Kulit mo ah. Nakita, nilalaro niya, binibate niya yun. Naglapag ng astral spirit sa move speed eh. Tournament ba to? Ewan ko, hindi ko alam eh. Tignan mo naman, ito na naman yung dalawa. Sige. Oh, sige. Sige. Oh, sige. Sige. Oh, dito. May Dragon Tail yan. No, hindi sa. Eh, ano nangyari sa game natin? Hindi dapat nangyari yung mga ganun eh. Oy, ang tapak to rin ni Nando rito. Oh, Boy, mag-farm kayo! Anong ginagawa nyo? Safe laner kayo, oy! Si Man napatay sa top. Ayun, saan? Oh. Oh. Ayun! Ayun, naka-rage. May ano, yung add region buff eh. Oh, sige, marami! Itawan! Itawan! Ano nangyayari sa game na? Sa inandyan ko! Tinangki niya ba yung tower hits doon? Okay lang. Standard yung gano'n. Standard yung pamamali. Naluluha ako sa naman. Oh my God. What is happening? Okay. Mukhang si Skem lang yung seryoso. Seryoso si Skem sa top lane. Si Skem naglalaro seryosong Dota doon sa taas. Tutay mo. Tinatapat pa doon. Sino mo magkakapatayan doon? Hindi nga. Pero wala nang mana. Okay. Oo. Aray, yung sakit, no? Wala ka mag six. Sayang, wala ka six boy. Hindi magmumulticast. Matindi dito, hindi na sila nagtatansyahan eh, no? Kung magtatansyahin mo, go lang kaya, kaya ba ng buhay ko to? Hindi na, go lang eh. Hindi, mahina lang yung boss train. Hello? Si Nando, level 6 na yung katapat niya. Ewan ko. Ang ligalig kasi eh. Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi sila nagpa-farm eh. Naku, eto. Ulit ka. Sige, rankingan tayo. Poison. May poison yan. Konat? Like in real life? Salva. Parang hindi naman. Yun ang akala mo. parang hindi naman. Ulit to. Gusto talaga kayo mag-reging. Hindi, ginawa niya agro. Ano, level 6 na to. Pero kahit na. Eh, binibaitmate nga lang siya ni Rappi. Dinidikit pa nga siya ni Rappi sa creep wave eh. Ito na naman si Bala naman makamatay dito. Yung sinasabi ko, di na sila nagtatansya. No? Sobrang laki ng kill potential sa top lane. Pero parang yun, nakalimutan na, nag-enjoy na lang.
Si Skim, seryoso nagpa-farm si Skim eh. Yan lang ang problema dyan. Kahit na mapatay na lang na mapatay si Van, yung level lang naman yung magiging problem dyan ni Skim. Dahil nga, 3 heroes yung devoted nila sa top lane. Naku! Mabagal. Naku! Naku! Nakita siya, takbo agad siya eh. Aray. Tabuling ka niya, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kasi hindi masaya kalaro eh. Hindi talaga. Hindi talaga. Yo. Ulit mo ah. Oh, the Titan says no. Ah, si Skim, tamang farm lang. Seryoso si Skim dito, guys. Thread siya. Sino? Eto, threads. Ah, kasi threads. Kadalasan nakikita natin ano eh. Face boots. Kasama ba sa plano yun? Pero yun, patay yung ogre na naman. At makapag-shrine. Right click. Yun lang. Dalaway na dahil. Titan, tatlo namatay sa side ng signal sa top lane. Din to. Ano to? Wala nakita kahit yung sakit. Tatlo yung namatay. Hindi ako mag-obs ko. Masakit na yung ulo ko. Magmamidas dito yung Dragonite. Ay, yeah. Nakakita nga yung midas ni Japoy. Expected na rin naman nila. Natatagal yung game. Dahil na rin sa nature ng hero sila. Maraming pwedeng mangyari. Si Japoy naman dito. Try niya lang bawas-bawasan yung tower. Oh, no, kaya the dragon form pa naman siya. Kaya goods pa rin. Parang baba ng level dito ha, ng ano, signal. Ayun na. Ayun na naman. Yung added move speed plus the damage. Mas mataas pa yung level ni Ares kaysa Ivan dahil nga lagi siya namamatay. Hop! Ayun na, tumamaingil! Ito na yung go signal! Ito na yung go time! And stomp! Bolt connect! Right click, baby! Yes, sir! Yes, sir! Lahat kay Nyx. Hindi, nakakatawa kasi. Kanina ba yung start pa lang ng laning phase eh. Pinagagawa nila. Parang walang tansyahan eh. Sige lang, G lang ng G. Wala bang kill potential life stealer dito? Nag-drum si Nando. Kadalasan ang nakikita natin pag L. Nakuha item. Nakuha ni Jay. Pero patay siya. Patay siya. Patagal lang ng buhay. So another hero. Mamatay yung draw. Pero ano, may tao diyan si Van. Yan piniping nila. May nakasunod eh. May ano, may zombie. Ano? May zombie. Pinapatagal na lang ni Van buhay. Akala mo sexy ka. Sige, banat. Ligasha. Ligasha. So, patay din si ano. Si Toots. Okay. So 12-6. Ganyan din yung kanina yung game number 1 eh. Lamang sa kills dito yung Neon. Sige. Kunyari, panggap tayo walang duel. Healing Salve. Nagamit ka agad dito ni Rabi. Pero kailangan niya pa ng plus 1 eh. Kung gusto niya patayin sila. Hindi niya kaya. Maliba na lang kung napagda-dive ulit yan sila. Parang kanina. Perfect example. Outpost. Denied. Tag-isa lang. Yeah, tag-isa lang. Kuha rin naman ni Grimms dito yung bounty sa baba. Tag-dalawa. Oh, binibit. Nando. Pero alam yan ni Rappi, hindi naman magiging ganyang katapang si Nando kung wala sa kasama. Pero ito sobrang aga, nakuha agad ni Japo yung tower. At yung pansin ko sa Signal Ultra, hindi sila ganun ka-effective na mag-defend ang tower cut ng level 7 na. Agang level nito. Yeah. So parang yung sa Draw Ranger rin siguro kasi ayaw rin nila iban sa first phase. Kasi masyadong maraming hero sa ma-open. Kinamit yung RB. Earth Spitter, tulong, patay. Japoy, dropping low, pinag-right click pero nakabagad ang swap! Napakagad ng swap. Sila pa yata yung mata-turn around. Another swap na naman coming from Play Hard. Body block. Enough ba? Yes, sir. Soul Ray pang tatapos. Dalawang ultimate yun. Tapos wala man lang silang nakuwang kill. Sila pa yung nakuwanan. NCRR dito dominating. No? Gandang swap. 4-0-7. 11 over 14. Yung kill participation niya.
Next item siguro. Ags. Yun lang, life stealer. Oh. Yes. Pwede siguro nilang gawin dyan. Huwag na muna nilang habulin ng habulin si Rappi. Total, nandyan rin naman yung Venomancer eh. Di, ayun na naman, no? Ayun na naman, no? Kakasabi mo lang eh. Focus out na lang yung tower. Oh, focus out na lang yung tower. Sabi mo rin. Ginanon ako ni Nado. Okay na, mababasa ko ito finally. Sige, shoutout kay Renz. Kung nakita tayo may yakap mo, ha. Ayun nga, another kill. Again, para sa Neon. Sobrang baba ng level niya, diba? Ayan, oh. Sunod-sunod, eh. So, maglalakad na naman siya. 766. Mas mataas pa sa kanya yung level ni RR, position 5 na support. Sabagay, wala na nga rin namang, yun yung pinag-uusapan natin lagi. Wala nang post, post, post 4, tsaka post 5 na support. Pares 4 na yan. Kailangan lang makuha agad ni Nando yan, next item. Ah, deso. Kunat ba naman nung ano eh? Nung DK. Elsa rin, kumukunat din yan. So, makakuha ulit ng Titan Sliver. Ano yung Titan Sliver? 16% na status assist. Tapos ako nag-SNY pa. Sa panic. Pero sa early talaga, ganyan yung mangyayari for Signal Ultra. Talagang yung map control, makukuha talaga ng Neon Esports. Kung kaya nila patagalin yung game, mag-benefit sila. Pero kapag naman na-hit na ng Neon yung timing, pwede na silang magsama-sama ng early. Tsaka siguro maganda na rin yung ginawa ni Japoy dun sa 1 versus 1 na matchup niya kay JMC. Kahit papano, hindi naman nakuha ni James agad yung kanyang Aghanim Scepter. Patay si Nando dito. Patay nga siya. Wala, surrounded kahit siya. Kahit na mangyari. Ito yung sinasabi ko, yung momentum na hinahanap din ng Neon na magsama-sama rin sila. Pwede nga silang mag-try na ano eh. Marami silang option. Pwede silang mag-rush. Pwede silang mag-try na humanap ulit ng kill. Pupush out na lang sila ng wave. Naka-push out pala yun sa baba. Dual damage nito. Nakatail pala. Yun yung first duel. Ano yung next niya item? Crimson. Oh, Crimson. Mag-crimson. Nag-added ano? Durability. Si James naman, Aghanim Scepter is good. Tama yung timing and they will instantly go for the Infest Bomb. The new AM. The new AM. Let's go. Let's look for kills. Rhyme me, rhyme me. Ayan, TP. Top lane, nalaban sila rito rin. Oops. Hanap. Dinalik lang. Sabay yung power. Magsakay lang yun. Sarap po. Stocks yan, no? Akela. Swerte na yun nando dyan. Lagi na ako ngayon ng Akela. Narinig ko nga kanina dun sa kasi yung may nagsabi na RNG daw yung base ng game. Naku, kung alam nyo lang. Tatlo lang din naman madadrop eh, per tier. Per team. Philosopher's Stone para dito kay Playhard. O yung GPM. Hindi na naman kailangan humampas eh. Enough na naman yung hampas ng dalawa niyang core. Tapos ito, kung makakuha pa ng dual damage, medyo yan lang yung mahirap kapag LC. Kapag di ka nakakuha ng dual damage. Siguro, maganda na lang siya. Try nyo ma-farm ng maaga yung Crimson yan. Oh, Crimson kung hindi man sila nakakuha ng magandang kills. Ah, may winatid siya. Akela. Grabe yung push yung dragon eh. Radiant structures are fortified. Dire structures are fortified.
Pero na sila lumaban dito, dami, 4 heroes. Actually, 5 heroes. Mukhang lalaban yata sila dito. Pero ganun yung standard build talaga ngayon kay Magnus. Eh. After mo makakuha ng Aghanims, hindi pwedeng naka-Aghanims ka lang eh. Kailangan pa rin makapag-BKB. Oh my god. Nilaban, pero ganda! May swap din! Pero aabutan niya na duel! Ito yung control! The Ghast! Oh my god! Earth Splitter nagamit na rin kaagad! Pero overwhelming odds! Walang na-drop sa side ng Neon at naghabol pa yung side dito ng ng Neon. Gusto pa nila kunin dito si Aeris. Another swap into Magic Missile. Ah, solid din na. Oh, yun, finally. Yung Breath Fire. Triple kill para dito kay Japoy. Nagkatalo sa Vision. Yung Vision kasi nakita nung Signal Ultra. Ito lang. Draw lang yung kita niya. Eh, yung Vision nakita nung Neon Esports. Alam na nandun yung heroes ng Signal. Kaya nga hindi sila nag-aantay na hindi sila nag-execute ng maaga eh. Nakait sila? Inantay nila na maibigay muna ng Signal Ultra lahat ng mga spells nila. Lalong-lalo na yung army. Yan yung isa rin sa mga problema rin kasi kapag kumuha ka ng mid lane na mag. Yung... Hindi ka na kasi kukuha ng marami pang mga magandang ultimates lagi eh. Parang... Kumbaga, sobrang laki pa rin na factor kapag hindi mo nagamit yung RP ng maganda. And doon, sa isang hero lang nila na ibigay kay Skem, hindi rin naman nila agad napatay kasi nakapag-bike out na, na-swap out pa. Naku, sakit ng overwhelming odds mga sir. Gale will connect only into one and the duel, let's go! Fire Blast nag-up the square pero nakuha pa rin yung dual win. Pero na-control pa rin kami ng side of Neon at mag-X-Ear out lang dito yung Magnator. Pero Roshan is about to drop. May makakakuha ba? Nandun, nakaabang. Pero how will you contest? May healthy pa. Nag-gast. Ayun, nakuha. Kinuha ni Japo yung Aegis and nakapag-regen na nga. Medyo healthy pa rin dito yung Dragon Knight. The swap. Nag-TP. Yung Lifestealer ni Nando. Naiwan at patay yung Lifestealer. Ingat na lang muna siguro para sa Signal Ultra. Dahil ito na nga yung simula 13 minutes eh. Yun na yung nakuha ang momentum ng Neon Esports. And try nilang mag-defend ng towers. Yun yung pinakamahalaga kasi. Lalo na kapag yung kalaban mo, ganyan yung lineup. Na sa first tower pa lang, yung sa mid lane tower pa lang, nakuha agad ng 10 minutes. Mahirap yun eh. Grabe nga rin dito yung ano eh. Yung Hurricane Pike, para maligtas lagi yung draw. Swap, for stop of Pike. Nako, makikita ba nga dito si James. At nag-gas siya rito and the duel win. Ito hindi man nakuha agad ni Rafi yung mga duel damage na kinakailangan niya ng early game. Bumawi naman siya, sunod-sunod siya nakakuha ng duel damage. Yan ang 4-6 na. Nabawi niya nga yung oras ng ano yun, yung hindi siya nakakuha ng duel. Yun nga yung sinabi yung pinag-uusapan natin kanina. Na kahit hindi man siya makakuha ng magandang early duel, so. Magandang duel damage sa early. At least yung items niya naman, maging on point naman. Crimson na din siya, ano? Mukhang sa kanya yung padating. Hindi rin natin masyado nararamdaman yung, ano eh, kahit na mayaman yung Lifestealer dun sa bottom lane. Patutuusin nga, hindi na siya mayaman ngayon. Naging mayaman lang siya nung laning phase. Ano laning phase nga? Pero kasi kahit na meron siyang kaya ibigay na damage, mas importante pa rin yung napatay pa. Napatay pa yung courier. Ang daming... Ang dami nun ah! Ano yung pang-Crimson? Nakakite lang din siya, tsaka sobrang ganda ng yung mga saves ng Neon. Meron silang heal na magagaling kay RR, meron silang swap out. And yung maagang item nga din ng Draw Ranger, na nakakuha siya ng Pike dahil din sa lagi namamatay si Van sa top lane. Deso, may Vampiric Fangs, Vampire Fangs. Anyway, Elder Dragon form. Ganda nga, no? Echo stop. Pero walang follow-up. Press the attack lang. Easy tower. Galit na galit yung lipad ni Japoy. Pwede pa. Nakikang. May Aegis pa yan. Op. Rage. Rage back. Damage. Basag yung tower. Basag yun. Wala, hindi na mapipigilan yun. May soul rip pa. Ayun na. Pwede pa.
Ginawa niya, uy, masakit, bakit eh? Tumama ng Pokemon, ano? Yung multicast. Kunin na lang daw yung tombstone. 200 gold. Walang need muna magka-BKB ni James. Hindi nila kakayanin lumaban sa ganyang lineup. Kung tutuusin ka, kahit nga makapag-BKB siya eh. Mm-hmm. Kasi yung right click dyan ni Draw Ranger, hindi na basta-basta eh. Yasha na. Tapos mag-butterfly. Yun pa. Pero walang move. AC next item nung ano, nung DK, ni Scam. Ah, ni Japoy, I'm sorry. Wala tuloy-tuloy na item. Wala magko-contest sa farm niya eh. Tsaka di kayang lumaban ng Signal Ultra ng 5-5. Pick off lang yung kaya nilang gawin sa ngayon. Tsaka hindi naman ganun ka-explosive yung follow-up dun sa RP din ng mag. Maski sabihin natin may ma-RP siya 5. Maganda apa. Yung ultimate sila, meron silang Poison Nova. Yeah. Meron silang Elder Titan. Oh, hindi nga kaya. Naka-double damage rin yan, sir. Easy. Pag try na-swap ka. Try lang daw, try. Pag na-swap ka try sa Rossi. Try harder. Ayun na. Double damage rune. Elder Titan form. Ay, Elder Dragon form. Sakit to. Sakit to. Punit. Punit yung tier 3. Open na. Oh, mama banat lang. May Aegis pa yan. May Soul Drip pa. Rage, papasok si Nando. Sakit ng multi siya. Pati, kahit mag-rage siya dyan, yan yung sinasabi ko, kahit makapag-BKB. Uy, may swap! Nahuli! Makamatay nga aming Venomass. Pero ang gandang Echo Stomp on 3, mga sir. Mga pero nasa ng follow. Pero patay pa rin si Ares. Ares is out. Nakundag skewer in. Pero walang RP. Pero pinakaw lang agad dito yung kanyang BKB. Gusto nila yung draw ni Scam. Si Scam yung naiwan. Skewer back in. Pero nakapag-BKB. RP. Pero yung RP. Kinumit na dito kay Scamberlu. Ah, may what? Soul Rip pa. Ang gandang Soul Rip. And the Hurricane Pike in effect. At nagas pa nga yung tatlo. Earth Splitter na gamit. This time another soul. Matay pa rin. Pero ilan to? Ilan to mauubos na side ng signal? Patay! Nag-buyback na gang si Nando. Bali 4. Apat yung namatay sa side ng signal. Pero James nag-abol. Shockwave will miss. Another decay. Inaabangan siya. Inaabangan. Speaking of inaabangan. Kita ka din, sir. Pero mag-abol pa ba? Japoy, sobrang healthy, oh. Wala na. Kumit sila sa buyback, wala sila nakuhang exit kill. Kahit sila yung merong mga pang maramihan na skill eh, sila yung nagmukhang single target. Kasi kailangan na nilang mag-devote ng all ultimates para sa isang hero. Para lang makapatay. Ah, sobrang tagal na buhay ng Draw Ranger. Tagal nga eh. Napatay man nila yung apat yung kapalit. Yun nga, yung sustain na meron yung Neon, meron silang press the attack. Nandyan si RR, may swap pa, may pike pa. Tapos may macho, bigla papasok si Japoy. Yan, dying naman, oh. Meron ng ano, Guardian Greaves. Going for... Ako, gandang gust. Ah, pakagandang gust. Si Japoy. Where's DK? Gandang Dragon Tail. Pero merong Ignite na nagamit, bubugawin ng palayo. Oops, the swap again in the duel. Mag-isa lang si Nando. Patay si Nando rito. Napakagad ng swap. Coming from RR. And shiny focus nila. Nag-iingat na nga yung mga kasama niya eh. Dahil nga nakakita mo yung tombstone. Hindi pa siya umalis. Elder Titan naman dito ni Grim. Mukhang tatry niya lang na mag-push out ng wave. Tatry niya kung magre-react yung Neonese Wards, pero I don't think na sobrang mahalagang factor pa ngayon yung Tier 1 Tower. Doon na dragon. Di naman din kasi nila kaya lumaban. Yung 5 nga sila na kompleto, di nila kaya lumaban. Ano pa yung kulang pa ng isa? Tapos may sustain po. Tamang bigay lang ng Soul Drip. Tapos meron yung Guardian Greaves. Okay. Rax is down. Dito sa mid lane. And they will converge dito sa top lane. Open na rin yung Rax eh. Watch mode.
Watch party. Wala na. Wala na yung tier 3 tower. I mean, yung Rocks dito sa top lane. Wala na 2 lanes of Rocks para sa side ng Neon. One remaining Rocks. Uy. Pero kita mo rin yung ginagawa ng Neon. Kinoconsider pa rin nila yung chance, yung signal na kaya pa rin naman silang labanan. Kaya gusto rin nilang mag-ingat. Hindi nila pinipilit. Mm. Another smoke para sa side ng Neon. 4-mine smoke. Ako, naka-double damage rin pa rito si Skem on his Drow Ranger. Oo, talaga yung makikita. Mm. Pero kung ano ko, perky-perky mo itong... Radiant are scanning. Go Scepter pa nga rito, going for the E-Blade. Roshan is up. Papasok pa sila, pero matagal sila mag-rush. Nag-TP na nga rito. Alam nila, nag-TP na nga rito yung side ng Neon sa Tier 2 Tower. Magkikita tayo muli. Alam nila nasa loob. At papasok na si Jaboy. Overwhelming odds. Tumama sa apat. Split shot. I mean, multi-shot na dyan na rin. Oh my God! Pumasok na yung Dragon! Tulog! Nakuha ni Jaboy yung Aegis. Kailangan na mag-back dito ng signal. Mag-awol ba? RP. Pero walang follow-up yan. Alay na lang. Si James, tumalon. Nag-multicast. Man! Oh my God! Oh my God! And GG, tinawag na it's over, friends. Game number 3 tayo. Kung yung signal, no? Yung strat nila, lagi natatalo na isang hero. Natalo sila ng Void. Void. Ginawa nila, in-adapt nila yung Void. Ngayon naman, Drow Ranger. Drow Ranger. Yung tumatalo sa kanila. Sa kanila, kasi hirap silang mag-defend ng Tier 1 Tower. Baaga lang nababasa yung Tier 1 Tower nila. Tsaka yung commitment nila dun sa... Ewan ko kung ba't pinag-over Magi nila to si Van. Ayun nga eh. Hindi ito yung laruan talaga ni Van. Normal na Van ng offlane. Bugbog na bugbog yung Ogre. Ilan deaths yun? 9 deaths sa Ogre. Tsaka hindi ko rin maintindihan yung naging play ni... Kumbaga yung lahat... Kung tutusin lahat sila, questionable yung naging place nung signal dito para sa game number 2, which kinapitalize naman ng Neon Esports. Sobrang ganda ng pinakita nila. Nakita natin kung gano'ng kaseryoso si Skem dun sa naging laning phase. Kahit yung lap trip na yung ibang lanes nila, siya, wala akong pakilap sa inyo. Farm lang ako. gusto ko maglaro. Nagpa-farm lang siya and si Japoy dito. Kung hindi nga kasi mag-work yung ganyan na lineup, eto kasing Magnus na mid na yan, unang-una, sobrang tagal na bago niya ulit nagamit yan. Ngayon ko nga lang ulit siya nakita yung gamitin yan. Tapos dahil nga din dun sa changes, siguro nahihirapan sila kung paano nila bubuin yung buong playstyle nila. Na magre-revolve around dun sa ganyan. Yung Magnus kasi na kumukuha, I mean yung Magnus mid, kailangan kasi kuha ng kills. Kumbaga, kailangan nakapag-farm ka, kailangan nakuha pa ng kills. Ang nagawa niya lang, nakapag-farm. Hindi naman sila nakakuha ng magandang mga RP. And sobrang dami, yun din yung mahirap no? Kumuha ka ng Magnus na mid kahit na sobrang dami ng save. Swap pa lang, sobrang solid yung swap. Pero, okay, game number 3 tayo mga sir, mga ma'am. Mag-short commercial break, pagbalik, game number 3 dito sa minor. Ito na yung minor for the major. Anyway guys, short commercial break, magbabalik ang One Boys Combo. Peace out. Beginning.